Good day everyone, welcome po muli sa aking YouTube channel. At sa oras po nito ay mag-aaralan po natin kung paano ko po ginawa yung aking natutunan nung pandemic. Ito po yung version ng aking barber chair. Ayun ng barber chair, kailangan mayroon po tayong ring guide. Ito po yung ating nabili doon sa scrapan ng mga truck. Ito po yung ring ng guma na hindi na nito ginagamit. Ito po yung pinaka ano ng pundasyon niya para hindi po magbitak yung suminto. Ang gagawin po natin, lalagyan po natin dito ng plansa. Yan. Tapos dito po natin i-wielding sa gitna yung kanyang pinaka na po yung ating pangtakip dito sa ating ring. Ang purpose po nito guys ay upang hindi po magkalat ang suminto. Salo po ito sa suminto. At para maiwasan din pong bumitak. Ay lalagyan natin dito upang i-wielding po natin paikot at saka lagyan po natin ng puste. Ayan guys, isa na natin. So yan na po yung ating puste. I-wielding natin yan dito guys. Lagyan natin ng brace. Lagyan ng brace. Lagyan ng brace. Apat yung brace guys para hindi kumalas sa pagkahulog. At dito lalagyan ng plansa. Paikot. Ayan, malapit na tayo guys. So yun guys, yun na po yung ating poste. Ang kulang na lang po nyan ay yung kanyang balot dito. So ang ating balot po dito ay stainless po na mirrorized guys. So bali yan na po yung ating pundasyon at yun po yung ating mirrorized na stainless. At maya maya ipubuhusan natin para makumpito na po yung ating pong pundasyon at makapag-proceed na po tayo sa ating pong upholstery. Yan guys, tapos na po natin buhusan yung ating pong pundasyon ng ating barber chair. Ito po yun guys, yung ating pong pundasyon. Yan. Ito po guys, pagtapos ng pintura, tatanggalin po ito guys. Ang ginamit po natin dyan ay mirrorized po na stainless. Kaya maganda po siya tingnan. Kahit wala na pong pintura. Ayan po yung kabuuan guys. Nakausa din po tayo. At ang susunod na po ay upholstery na po. So ang susunod natin gagawin ay yung pinakaupuan na mismo. Ito yung ginawa natin. Ayan. Para sa pag-recline. Kaganyan yan. At hindi ko na ipinakita ang pero ang ginamit natin ito mag-bend dahil wala po tayong gamit sa nabindiran ay ginamitan ko lang po ito ng pie na 1.414. Kantay po yan. Ating titingnan. Yan. Pantay po ang pagkabali. Dahil solo flight lang po tayo, one man na job. Kaya itumpiin natin ito para makapag-upisa na tayo sa upuan. Mag-upisa tayo. So ito na po guys, napurma na po yung ating upuan. Yan. Yan yung ating upuan ng Gentleman's Fade Barbershop. Yan. At dito nalagyan natin ng tainga. Yan, kita niya yan. Nalagyan natin ng tainga dyan. Makabilaan. Yan, i-wielding natin. Yan, dyan po yung sandalan. Ito na po yung ating upuan. Kaporma na po siya. At ang gagawin natin ay ipupulbilding natin ito para maisalpak natin doon sa kanyang base.
So guys, at yan po ay nilagyan natin ang bolt. Yan, para sa pag-angat ng kanyang paa. Yan. Sa kabila, ganun din. Yan. So yan, nilagyan na po natin. Yung para sa apakan niya. Yan po yung magta-travel pag yun po'y inangat, inano po yung ginagalaw po yung cambio. Yan. Ito, ganyan po yan mga kasama. Yan. At babalik din po. So bali ang kulang natin, nalagyan natin dito ng lock sa kanyang pag slide, tapos dito na yung cambio portion po na ito. Ayan na guys, yan muna ngayon, bukas ulit. Yan, nakaganyan po yan dyan. Yan. Bukas na lang po i-welding. Dahil hapon na. Unti-unti na natin at nag-iisa lang po tayo. So yan na po yung tapakan. Naka-red primer na po siya. Yan. Ito po yung sa sandalan niya. Bali yung portion na yan. Wooden na lang po yan, plywood. At saka nalagyan ng upholstery. Para sa upuan. Yan guys, malapit na po. Sa dahan-dahan, alam naman mag-isa lang tayo magtatrabaho. Kaya dahan-dahanin lang po natin. Matagal pa naman po ang deadline nito. So ayan guys, naikasalan natin yung para sa kanyang reclining. Ito po yung cambio niya. Ayan. Magre-recline na po yan guys. Ayan. Ayan po. Mahirap lang kasi guys. Nag-iisa lang kasi. Kaya medyo kahirapan yung diskarte. Pero sa awa ng Diyos ay naikagat din natin. Ayan. Ayan. So ito sunod natin gagawin guys. Ito po yung minsan kasi yung paa ng tao nakataas, ilalagyan natin dyan. Ayan, kabilaan po yan guys. Tingnan natin. Ayan, i-welding po natin yan dyan para matapos na po at maprimeran. So ito na po yung guys, yung sinasabi ko pong recline. Naka-recline na po yung ating barber chair. Yan. Yan po yun yung cambio niya, yung kanyang atakan sa cambio. At yan po yung ilalim. So yan, ginawa ko na po yung kanyang frame ng upholstery. Ito po yung headrest niya. Nalagyan po natin ng lock yan mamaya. Ito yung para sa upuan. Sa upuan ng bata. Dalawa kasi yan guys eh. Yan. Tsaka yan. Guys, upholstery na tapo tayo bukas. So yan yung ating upholstery. Yan yung tagagawa ng upholstery. Yan. So ginagawa na natin yung ating puan. Yan. Bukas matatapos na yan. Nagpagabot rin na kontrol. Nantala kasi nagpabulog pa ng open. Pero bukas
Sigurado ako matatapos na ito. So yan yung ating upuan. Pinabalot na lang ni Dedet. Yan yung ating apostero, nakahubad pao. May partida. Yan. Yan yung apostero natin. Yan yung sa upuan natin. So yan, tinatakir na. Yan, nakatakir na po yan. At sa may ano na yan, meron pong sako yan. Lagyan ng sako. So ito guys, lalagyan na po natin ng pang finishing touches yung edge ng ano na ito. Ito. Yan. Lagyan natin ng stainless para matapos na, para may packing na po natin. So yan guys, yan na po yung barber chair ng Gentleman Spade. Yan po yung aking natutunan noong pandemic. Yung kanyang side view guys, yan, naka stainless mirrorized guys. Yan. At yan, stainless mirrorized yan guys, ang gamit ko. At yan guys, natapos na po yung ating upuan. At salamat po sa Gentleman's Fade sa kanila pong reorder sa akin. Ma'am, maraming salamat sa patiwala. At ito na po yung upuan nyo. Hindi naman natin masabing maganda, pero medyo may dating po siya, ma'am. Maraming salamat po. Ito na po yung upuan. Tapos na po. Yan po yung natutunan ko nung mag-pandemic, kaya pinamagatan ko po ang ating pong barber chair racket sa pandemic. Yan po. Customized po yan guys. Tumatanggap din po kami ng made to order. Ang amin pong location ay sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, Iloilo. Gumagawa kami ng upuan at your lowest cost. Meron po kaming pangmasa na tinatawag para makapag-umpisa po ang isang barbero sa kanya pong business. Yeah guys, subscribe nyo po yung aking channel at maraming salamat po.